Marami sa mga pops nating nasa abroad ang tiyak nagbabalak magbalik bansa ngayong malapit na ang Pasko. Pero paalala lamang po na naghigpit ulit ng quarantine protocols ang bansa para sa mga biyahero at balikbayan. Kasunod pa rin ito ng banta ng Omicron variant. Pero ano nga ba ang dapat tandaan? Magbabalita si Maricel Halili. Naghigpit ulit ng quarantine protocols ang bansa para sa lahat ng balikbayan at biyaherong papasok ng Pilipinas. Kaugnay pa rin ito ng banta ng Omicron variant ng COVID-19. Para sa mga bakunado na galing sa lahat ng bansang hindi kasama sa red list, papapasukin lang sila kung may negative RT-PCR test result 72 hours bago ang arrival. Paglapag sa bansa, required ang isa pang round ng swab testing sa ikalimang araw nila sa facility-based quarantine. At kahit negatibo, kailangang tapusin ang 14-day quarantine sa bahay. Para naman sa mga hindi pa bakunado o di kaya'y partially vaccinated, required pa rin ang negative RT-PCR test result bago dumating sa bansa. Diretso rin sila sa facility-based quarantine, pero ang swab test gagawin sa ikapitong araw. Kung negatibo, tatapusin pa rin nila ang 14-day quarantine sa kanilang bahay. Para naman sa mga menor de edad, susundin nila ang protocols ng kanilang magulang o kung sino man ang kasama nila sa biyahe. Yung mga galing naman sa 14 na bansang kasama sa red list o yung may mga kaso ng Omicron, sa NAIA at Clark International Airport lang sila papayagang makapasok. Pero hindi pa rin pwede ang commercial flight. Yung mga kasama lang sa repatriation effort at bayanihan flights ang pwedeng pumasok sa bansa na sasailalim sa testing at quarantine protocols. Wala namang tutol sa bagong travel guidelines ng IATF ang mga negosyanteng naunang humiling na iklian ang quarantine ng mga balikbayan. So I think it's okay that we go through this. Unang defense natin to is to somehow be more conservative, no? But let's not panic, no? Sa 253 na dumating galing South African countries, isa ang nagpositibo sa COVID pero nananatili pa ring Omicron-free ang bansa. Ibinaba sa Alert Level 2 ang buong probinsya ng Apayao. Ibig sabihin, nasa Alert Level 2 na rin ang buong Pilipinas. Pero mga opisyal na rin ng gobyerno ang nagsabi, mahihirapan tayong pigilan ang pagpasok ng Omicron dito sa bansa. Pero pwede natin itong i-delay sa pamamagitan ng pagsunod sa protocols. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng World Health Organization at mga eksperto ang Omicron variant. Ang malinaw pa lang, posibleng mabilis itong makahawa sa dami ng mutation. Pwede rin daw ulit mahawa dito ang mga dati nang nagka-COVID. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5.